Sa halagang 250 pesos ay binawian ng buhay si Argeline. Napakasakit at hindi katanggap-tanggap ang sinapit ni Argeline sa kamay ng dalawang lalaki. Si Argeline ay napakasipag na ina at ang kanyang hanap buhay ay mangolekta ng basura para buhayin ang kanyang pamilya. Minsan sa pang-araw-araw ni Argeline na pangangailangan ay kinakapos siya kaya't hindi nagdadalawang isip na lumapit sa ina at para pahiramin siya. Si Argeline ay nakapaghiram din ng pera na 250 pesos sa kanyang kasamang lalaki na si Bunso. Sa pagpupumilit ni Bunso na magbayad si Argeline sa kanyang utang na 250, napilitan si Argeline na katawan na lamang niya ang ibayad imbis na pera. Kaya't sumama si Argeline kay Bunso kasama si Dindin sa talahiban. Biglang nagbago ang isip ni Argeline nang malamang hindi lang si Bunso ang gagamit sa kanya, kaya naman pinugbog siya ng mga ito. Nakipaglaban man si Argeline pero wala na siyang nagawa dahil siya ay napas lang na nga ng dalawang lalaki. Nang makita ng pamilya ni Argeline ang kanyang katawan, sobrang iyak ang kanyang mga pamilya. Inimbestiga na makapulisan si Dindin at si Bunso at kalaunan ay napilitan din silang umamin sa kanilang kasalanang ginawa kay Dindin sa talahiban at talagang sila ay nakakulong na sa kasalukuyan.